Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Hinihiling ko po ang inyong mga taimtim na dasal at nasa ika-apat na pagnonobinaryong misa na po tayo. Gayun din, naghahanda din tayo sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Biyernes po ngayon, araw na mahalaga sa ating pagdedebosyon, lalong-lalo na ang unang Biyernes. At ang unang Biyernes nagmula sa mga pangako ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sapagkat ang puso ni Jesus malinis, mapagkawang gawa, at mapagmahal. Dito po tayo umaasa. Dito po tayo kumakapit sa Kanya. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawi mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, nang malaman ni Atalia na patay na anak niyang si Okosiyas, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Huas, na anak ni Okosiyas, ay naitakas ng tiyan niyang si Hosaba, na anak ni Haring Huram at kapatid ni Okosiyas. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Hoyada ang mga pinuno ng Kriteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng inuutos sa kanila ng saserdoteng si Hoyada. Isinama nila kay Hoyada ang kanikanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Hoyada sa kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na bahay ng Panginoon, at bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar.
nakanda na sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga. Sa paligid ng altar at tirahan ng hari, inilabas ni Hoyada ang prinsipe. Kinunurahan niya ito at inaabot ang aklat ng kautusan. Binuhusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar, tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan na naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito isang malaking kataksilan." Inuutos ni Hoyada sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng yan at patayin, pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Siya'y sinunggaba nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari. Papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraon noon, sinariwa ni Hoyada ang tipa ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Ginimba nila ito at winasak, pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan, na saserdote ni Baal. At si Hoyada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoon maging tahanan ng Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ikay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko'y ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Puon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya, "Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon." Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang ingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya'y mga papapahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Magsitayo po ang lahat.
maladang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinaka ilaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang inyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag mo nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ngayong Biyernes na napakahalaga sa ating komunidad ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibintisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nagdadasal po tayo para sa isa't isa. Papasalamat ako lagi sa Panginoon tuwing nakikita ko kayo. Napakadami po natin, sapagkat meron po tayong personal. Ang iba, maaga pang dumating. Yung iba sa atin, malayo pa ang pinanggalingan, sapagkat meron po tayong hinihiling sa ating Panginoon. Nakwento ko na po nung nakaraang linggo. Ako rin nagpapasalamat, dinadakila akong Diyos. May isang debotong lalaki, sapagkat umiiyak, nagahugulghul, sapagkat wala nang buhay ang kasisilang niyang anak. At alam niyo naman ang milagro ng Panginoon. Dumating sila nung nakaraang linggo, Miyerkules yun, di ko makalimutan. Yung lalaki, asawa niya, yung panganay niyang anak na babae, at yung sanggol na akala niya'y namatay, buhay. Hanggang ngayon, ako'y napapatigil, patay, naging buhay. Ang pangalan ng bata ay Joaquin. Nabasbasan ko po ng kamay ng Nazareno ang pamilya bilang pasasalamat. At tayo rin, bawat isa sa atin may hinihingi. Pero hindi tayo makasarili. Hindi po ba? Ang katabi natin, hindi natin alam ang sitwasyon. Alam ko po ay mahirap pumasok sa simbahang ito. Ang daming tao. At yung mga hindi natin makasama sa pamamagitan ng live streaming, hindi ibig sabihin na
porket wala sila sa loob o labas ng simbahan, hindi mapapakinggan ang kanilang dasal, tayo'y nagdadasal. Magkakapatid tayo, malaking komunidad tayo, isang malaking pamilya po tayo upang tayo paboran ng Senyor. Huwag nating kalimutan yan. Ang ating asignatura upang sundin ang kalooban, tumalima sa kanyang kagustuhan, pagbasa. Pangalawang hari, Ama. At ebanghelyo natin ayon kay San Mateo. Unang pagbasa, hango sa ikalawang hari. Ito po, yung mundo ng mga hari. Politika! Politika! May mga nakapaligid na nasasarapan. Nandito tayo sa poder. Gustong manatili. Patagalin. Sino ba yung mga kaaway natin? Sino ba hindi kakampo natin? Patayin. Ligpitin. Para solo natin tayo mamamayagpag sa kapangyarihan. At ang ating kapritsuhan, makukuha natin. Di ba? Meron po, sapagkat baka mga pangalan nito at saka mga lugar, may isang pari, kinaklaro niya ang puso ng sambayanan. Huwag po tayong sumunod sa mga Diyos-Diyosan. Nakakit naman doon sa mga kapitbahay. Yun, bakit sila? Sana all. Bakit sila? Nainggit, nahatak sa kaek-ekan, mga palumuti ng mga kapitbahay na sumusunod sa mga Diyos-Diyosan. Nakalimutan na ang tipan, ang kasunduan, itong pari na ito, sa lumang tipan, ang ating katubusan at kaligtasan hindi sa politika, kung hindi sa ugnayan natin sa Diyos. Huwag nating kalimutan ang ating katapatan sa ating mamahalin tayo ng Diyos. Mamahalin natin siya. Yun ang pinakabasihan ng lahat. Hindi ba? Kinalimutan ng Israel. Kinalimutan ng tipan. Sumunod sa mga Diyos-Diyosan na iba. Ngunit itong pari, pinapaalala, isa lamang ang Diyos. Isa lamang ang Diyos na buhay. Sundin natin siya. Pakinggan natin. Isabuhay ang kanyang mga utos. Paalala sa atin, mga kapatid. Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Iugnay natin. Nasaan ba ang iyong tunay na yaman? Ano ba ang iniipon mo sa buhay? Kung titingnan mo, ano yung mga pinagmamalaki mo na mga bagay na iniipon? Ano yung collection mo? May katuturan ba yan? Mahal yan. Diba? May koleksyon. Ano ba yung punto ng kinokolekta mo? Para saan ba yan? Para mayabang ka? Ipagmalaki mo sa iba? Hindi masama ang mag-ipon. Ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, mag-ipon tayo ng kayamanan para sa taas. Huwag ipuni ng mga bagay na kukupas. Huwag ng mga pansamantala, hindi tumatagal, naaagnas, kinakalawang, mga material na bagay.
ang ating pag-ipunan, yung kayamanan, para sa taas. Ano ito? Magdasal tayo. Hindi ba? Sa tagal ko dito ay, ito, meron itong indulhensyang, lalo ng plenarya, nakakatulong ito. Magsimba tayo, magrosaryo tayo, magnobina tayo, magsakripisyo tayo, magkawanggawa tayo. Ito ang pag-ipunan natin. Isama natin itong Panginoon, marupok ako, makasalanan ako, kailangan kong pagbayaran ng marami kong kasalanan. O para makapagbayad, puri ako, may reparasyon ako. Tanggapin ninyong inipon kong espiritual na kayamanan na pinapadala ko sa taas. Tayong dalawa lang nakakakita niyan, nakakalam niyan, pero alam mo yan, nakatulong tayo. Ah, mga kapatid, yan ang ipunin natin araw-araw, banal na oras, temporal, at saka yung corporal, at saka spiritual na mga gawain ng awa. Temporal, corporal, spiritual acts of mercy sa Ingles. Pagtulong sa mga nangayon. Hindi yan makikita ng karamihan, pero ito po ang pag-ipunan natin. Yung puso natin, yan. At matutuwa, mangingiti. At sa perspektibo, ito, yung mata na nagbibigay liwanag, sa mata ng pananampalataya, ang buong santinakpan. Liligaya, mas kikinang ang buong nilikha ng Diyos sa isang ordinaryong tao na gumawa ng maliit na pagkakawanggawang gawain. Makikita ng Diyos. Ito po ang pag-ipunan natin. Bilang panghuli, ay ihanda po natin ang ating mga sarili. Nasa ika-apat na pagnonobinaryo misa na po tayo. Mamaya sa tanghali, kararating lamang siya, nagbus siya. Si Bishop Renato Mayugba ng Lawag, Ilocos Norte. Ito po yung mga iniimbitahan natin. Lalong-lalo na nung pandemya, may kaugnayan tayo ng pagtutulungan. Kayo po ang tumulong. Kayo po, nanggaling pa sa malayong lugar. Mahal kasi yung gasolina ngayon. Nagbus lamang yung obispo. Pagkatapos ito ay asikasuhin ko po. At marami pa yung mga inimbitahan natin na mga obispo, yung mga pari. Meron tayong pagtutulungan, lalong-lalo na nung pandemya, sapagkat ang pandemya yung pinakamadilim na kabanata na alala natin. 6 na milyong tao ang namatay. Ano ang ginawa natin sa kadilimang ito? Papasalamat ako sa inyo. Tayo, hanggang kaya natin, ang ating komunidad ng mga deboto ng Nazareno, may ilaw tayo. Kung kailan pinakamadilim, lilitaw ang mga bituin. Makikita ng Diyos. Yun po ang ginawa po ninyo. Ginawa natin, ha? Kaya pagpatuloy natin yun, papasalamat ng Diyos. Sige na po, mahaba na po, nanay, lola, ha? Sa tulong ni Maria at ni San Jose, pahalagahan natin ang paggabay ni San Juan Bautista at ang kamahal-mahalang puso ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ito natin ang ating puso sa kalangitan, sa ating pananalangin. Ang ating tutugon po, Panginoon,
maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahalagan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pang mamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamayari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtotoo ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awat pag-ibig sa tanan at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kami magmakaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayan ay mo'y dito'y nababanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagib
sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ang mapumana o kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating at Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal. Ay nagmamakawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangal sa binyag na kailang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.